Lord, hallelujah. God bless the beloved preacher. Hallelujah. Hallelujah. At this point, yung mga mighty, yung magalangin. Hallelujah, hallelujah, dear Heavenly Father, through the leading prayers of your anytime, Father God, beloved evangelist, pastor, with the Israel Mega, I beseech you, Lord Jesus, hallelujah, open the understanding of our beloved brethren and to all our beloved viewers, hallelujah. Touch the heart of God, anoint thy word, Lord Jesus, hallelujah. Give me wisdom and knowledge, impart your grace, gospel, and your holy mighty name, in the name of Jesus. Hallelujah, cast out all the belief and doubts, cast out, cast out. Hallelujah, Jesus, in Jesus. Amen, and amen, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah, the highest praise, glory, honor, and power belongs only to our dreams. Jesus, and we give double respect and honor to the man of God, the end time prophet of our loving God, of loving our evangelist pastor, Waldy Estrada Almeda, and we cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved and global assistant pastor, Lynis Almeda, and I also greet the whole family of our beloved parish in the Lord, the beloved children, children-in-law, grandchildren, and great grandchildren. Sa inyong lahat, ng mga kapatiran, dito po sa Inrili Outstation, at yung mga kapatiran na dito po dumadalo sa Inrili Cagayan Outstation. And to all of the viewers, pleasant evening to each and everyone. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon ng mahal. So we are blessed by the Lord. Amen. Dahil tayo po minamahal ay malaya, no? Amen. Wala pong kaguluhan, hindi katulad sa naranasan ngayon, no? Sa Israel at saka sa Gaza, no? O sa mga Israelites at sa mga Palestinians na nasa kasalukuyan na kaguluhan sila minamahal. So we are praying for peace in Israel. Sabi nga minamahal, if you love Israel, the blessings of God will be upon you. Amen. Amen. Pangako ng Diyos yan eh. No? Mabasa natin yan sa Genesis chapter 12 verse 3, no? So pangako ng Diyos yan kay Abraham. So ang Diyos natin, our God, is the God of Abraham, and all true Christians, we believe and we worship one God, the God of Abraham. And according to Genesis chapter 12 verse 3, babasa po natin. Sa Tagalog po minimal, basahin po natin. Kenley. Dito sa aklat ng Genesis, kapitulo 12, versikulo 3, dito po na sa sulat. Pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo at sumpain ko ang mga sumumpa sa iyo at pagpapalain sa iyo ang lahat ang angkan sa lupa. Amen. Everybody say praise the Lord. So kung basahin mo yung whole chapter na yan, lalo na sa verses 1 and 2, ang sinabihan ng Diyos dyan ay si Abraham. Amen. No? So, Abraham is the father of faith. Siya po'y ama ng pananampalataya. Lahat ng mga naniniwala sa totoong Diyos, ang tinutumbok nila na source ng kanilang pananampalataya ay si Abraham. So, gaano ba ang mga Israelites? Bakit ang Israel ay napakabilis na nabuo muli yung kanilang bansa? For how many years na sila po ay na-erase
sa mapa, no? During 1870, yun po yung pagkabagsak ng Israel. At ang mapa noon ay hindi na Israel na nakalagay, Palestina. No? Naibalik yan na pangalang Israel noong 1948. Pero, gera muna yun. No? Then, ulit, 1967, may gera naman. So, daming gera. Kasi mayroon talagang grupo na gusto nilang alisin sa mapa ang bansang Israel at maubos din, and they wanted to kill all the Israelites. Kasi yung jealousy ba? Yung, that's jealousy. Well, sila nga yung the Israelites are the chosen people of God. Amen. Na hindi matanggap ng iba yun, minamahal. Hindi matanggap ng iba yun. Bakit ang mga Israelites, ang chosen people of God? Kami palang mga Germans, di ba? Kami palang mga British. Oh, kaming mga Arabs. So, wala tayong magawa. Yun talagang nakasulat sa Bible. At ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, the God, the only God, the one God, who created the heaven and the earth, bumaba sa langit, bumaba sa, from heaven, bumaba sa lupa, minamahal. Nasa langit siya, bumaba siya sa lupa, walang ibang bansa na pinili niya, at dugo na doon siya nagkatawang tao, kundi sa Israel. Amen. O, dugong Israelita siya, minamahal, no? O, dugong Hudyo. Amen. Amen. Eh, sabi nga ng Bible, ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Everybody say praise the Lord. Amen. So, all the prophets of God are Israelites. Mayroon bang propeta ng Diyos na hindi dugong Hudyo? Baka ibalik ang tanong sa atin yan. Eh bakit kayo nagsasabi na ang inyong pastor ay propeta? Hudyo ba siya? Yes. Dugong Hudyo ang mahal na pastor. Isabi nga ng mga Abu Sayyaf, yung mga extremist ng mga Muslim, wala kaming nakilalang kasing tapang ng pastor yun. Siya ang pinakamatapang sa lahat. Kahit sa mga Muslim preachers o Christian preachers, kahit noon at hanggang ngayon, nagugulat sila ang malpastor na pagkatapang. Eh, wala namang dugong Pilipino ganon. Talagang kilalang matapang, Hudyo. Amen. At sa lahat ng mga propeta, may namahal, sa lahat ng mga propeta, all the prophets in Israel, ang kilalang pinakamatapang ay si Prophet Elijah. Eh, nung kapanahonan ng ni John the Baptist, hindi naman kilala si John the Baptist na matapang. Isabi ng Malakay, chapter 4, verses 5 to 6, mayroong darating na Propeta Elijah before the coming of the dreadful day of the Lord. Bago darating ang kakilakilabot na araw ng Diyos. Amen. Amen. So kung si John the Baptist ang tinutukoy dyan, siya yung tinutukoy doon sa tinatawag na Great Day. Dakilang araw. Siya ang nag-prepare sa daan ng Panginoon. Sa first coming. Pero sino mag-prepare sa second coming ng mahal na Panginoon? Na nasa kanya ang kapangyarihan at espiritu ni Propeta Elijah. Sabi nga ng mga Muslim, wala kaming nakilalang kasing tapang mo, Pastor Almeda. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ni Caleb yan eh. Huh? I had been in Libya. I studied in Libya. I'm a
a scholar in Libya, sabi niya. Nag-aral siya sa katuruang Islam sa Libya, si Walid, na tinaguriang imam ng mga Abu Sayyaf sa Mindanao. Pero sabi niya, wala akong nakilalang kasing tapang mo. Tagahanga mo ako, Pastor Olmeda. 5 kilometro yung kampo ko. Nung nalaman kong nandito ka, nilakad ko yung 5 kilometro para makita kita mukhaan. At ang masasabi ko, ikaw ay bayani hindi lang sa mga Kristiyano, bayani ka rin ng mga Muslim. Palakpakan natin ang ating Diyos. Bago siya umalis, nakasukbit yung kanyang armalite sa kanyang katawan. Meron siyang mga kasamang mga armado din. Biglang tinaas ang kanyang kamay. Long live Pastor Almeda. Hahaba pang buhay mo. Hanggang ngayon, kasama natin ang ating mga pastor. Hawag ko lang kung si Walid kung buhay pa. Kasi tinagtad ng bala yung kampo ng Abu Sayyaf. No? Kaya matangkad na tao yun. E nung iniskotan ko din si ano, yung anak ng presidente ng Libya, si Colonel Gaddafi. At habang naglakad kami, din naubusan ng krudo, nakita namin yung kubo at yung pala nandoon ang malapastor kasama kong pre-warriors. Nung nakita ni Colonel Gaddafi, ang malapastor, napayat sa kanyang pag-ayuno. Napaluhod siya. At nasabi niya sa malapastor, how could our country pay your sacrifices for us Muslims? For peace here in Mindanao, for our Muslim brothers. Talagang naramdaman niya. Huh? Kasi ang mga Muslim pag nag-aayuno, totoo sila pag nag-aayuno. They are faithful pag sila ay nagpa-fasting. Kaya lang, hindi nila kaya yung 24 hours. Sa gabi kumakain sila. Hindi naman nila dinidina yun. Ang fasting nila is day. Pag sinabing 3 days, pag sinabing 1 month, 30 days yun. Hindi kasamang gabi. Pero grabe sila mag-ayuno. Kahit laway, hindi nila nilulunok yan. The whole day. Ha? Hindi sila umiinom ng tubig. Magagalit yan pag makikita sila ng, na may nagdadala ng tubig. Kahit sa Middle East, pag panahon ng Ramadan, pag makikita sila na may nagdala ng tubig, nagagalit sila dahil fasting na sila minumahal. Ha? Kahit laway nila, hindi nila nilulunok. Ganon sila mag-fasting. Ganon sila ka-faithful. No? Pero nagulat sila sa mga pastor. Day and night. Walang pagkain, walang tubig. Titikim lang ang malapastor kung pag nauhaw siya sa gabi, isusuka pa niya. Isang kutsarang tubig. Ilang days siya nag-ayuno sa kampo ng Abu Sayyaf? 3 months. Walang daya talaga yun dahil sabi nga ng mga Abu Sayyaf, ilibing na niya yung pastor niya, patay na yan. Kasi butot ba lang ng malapastor eh? Parang pagtingin nila, parang hindi na humihinga. Bago siya pumasok sa kampo ng Abu Sayyaf, he fasted 40 days and 40 nights. Dinagdagan pa ng 3 buwan. Dinagdagan pa ng military assault. Yung nangyari ngayon sa Gaza, yung airstrikes. Oh, pag nasaan yung pag malaman niya, kasi may mga ground force sila, may intelligence sila kung saan bundok, saan nagtago mo po siya. Bubumbahin niya. Sabi nga ng isang piloto, nagpatotoo sa Amoranto yata yan, o in Luneta. Sabi niya, perfect yung kanyang pagbitaw ng bomba. Siya isa siya sa piloto. Kumbaga, inimate talaga na natatamaan. Hindi yung friendly forces. Pag sinabing friendly forces, yung mga kasama niya nasa baba, hindi ang natatamaan. Yung Abu Sayyaf talaga, inandoon ang malapastok. Yung pala, nagpamakawa ang mga Abu Sayyaf. Pastor Almeda,
O mga haleluya, magpuri na kayo. Mamamatay na tayo. Talaga naman, naniniwala sila sa atin na magpuri, sumalang Panginoon. So, kung tanungin siguro mga buset ng mga survivor ngayon na buhay pa, anong solusyon sa Israel sa Gaza? Baka sabihin nila, ipadala ang Jesus per Poseidon. Amen. Amen. Oh. Pero yung mga 40 days lang ah. Alam mo, sasama-sama pa kayo, wala kayong fasting eh. Sayang-sayang lang kayo pamasahe. Basta libre. Kumbaga, ano ba? Ano bang ticket ang gusto nyo? One way or balikan? Bakit ayaw nyo yung one way? Balikan. Basta lahat na nakapuportinis, punta doon. Oh, saan tayo magkrusada? Sa Jerusalem. Ayun naman talaga ang solusyon. No other solution. Kung hindi tayo sino, eh, tahimik na yung Batikan eh. Oh. Walang magawang mga Muslim countries. Eh, ang tapang-tapang ng mga Israelites. Nagsalita sa United Nations, napanood ko. Yung ambassador ng Israel. Talagang nirebuke niya ang ano, Secretary General ng United Nations. Sabi ng ambassador ng Israel, "You must resign. You must resign. You are parang pumapaboro siya sa mga Hamas, no? Yung Secretary General. So, sabi, you must resign." Fiery siya, parang si Malapastulin magsalita. Tapang nung ambassador ng Israel na sa United Nations, tapang niya. No? The babies, no? The women are hostage. They are now inside the yung mga tunnels. Dapat i-release nila yon. Kasi mga inosente yon. May 3 years old, may 2 years old. Mayroon pa yatang wala pang 1 year old. Need the mothers. Yung mga naka-experience sa Holocaust, isa pa sa hostage. So may punto, minamahal. No? This group are, this Hamas groups are terrorists. So bakit sila bigyan ng pansin at kailangan magkaroon ng ceasefire? Di pabor sa kanya, pagtawanan ng Israel. Siya nagsalita siyang tapang. Pinanood ko rin yung ibang mga ambassadors from different countries. Jordan, Saudi Arabia, Qatar. Malumanay lang sila, moderate lang sila magsalita. Pero yung Israel, hindi takot. Diniman pa yung resignation ng Secretary General. Tapang talaga, no? No? Yung palang malpastor, may dugong hod yung tapang talaga. Amen. Oh, pag ikaw ay alam mo na you are in the right way, eh ba't ka magduwag-duwagan? Amen. Eh sabi pa ng Bible, ang mga duwag itatapon sa impyerno. Di ba? Parang sa pagbibigay din yan eh. Kung alam mo ang pagbibigay ay pagpapala, eh bakit ka mag... Anong tawag mo? Magkukulipot. Alam mo eh, totoo eh. Amen. Amen. Eh, maliban nila kung hindi mo alam. Pero kung alam mo totoo, parang ganun din, alam mo ang Diyos mo ay totoo, ay ba't ka matakot? Amen. O, ganun din sa pagbibigay. So, ang mga Israelites, pag nagbibigay yan, sa bansa nila, yung tax nila, parang pinaka tithes and offering na rin nila yun. Kasi, yung bansa nila, at ang gobyerno, at ang religion, iisa yan eh. Iisa atin kasi, separate yung church at saka state. Pero sa Israel, hindi. Kung ano yung batas ng Diyos, yun ang batas ng Israel. Yung hindi separate ng church and state doon. So pag sila yung nagbibigay, pinagpala sila, mostly mga billionaires are Jews. Pag nagbibigay sila, meron akong nabasang libro eh. The Secret of yung mga Israelites, bakit sila napakabilis silang naging matatang. No? Pag nagbibigay sila, kalahati sa gross income nila. Ibig sabihin, kung halimbawa, Hudyo si Bill Gates, ilan ang kayamanan niya? Kalahati doon, binibigay niya. Kung lahat ng mga billionaires, ng mga Jew,
half of their gross income, pinapadala nila sa bansa nila. So ganun pala sila katatag. Hindi ganun ang Pilipino. Pag hindi mo hingian ng resibo, walang tax. Magpakrudo ka, magtanong pa, resibuhan, sir. Kasi pag hindi ka maghingi ng resibo, walang VAT yun. Or, kung puntahan sila ng BIR, ito po yung tax nyo, 10 million. Kausapin yung pupunta. Wala ba tayong pwedeng kausapin dyan? Bakit? 1 million na lang ako. 1 million na lang ang ibayad ko. Bahala na kayo sa 4 million. Isip. Okay, problema. Sige. Ibigay natin. I-reduce natin ng 1 million. Ito yung 4 million sa amin. 5 million sa'yo. Kasi 10 million, di ba? 10 million. Sige, sa'yo na yung 5 million. Yung 5 million, yung 4 million, hati-hatiin namin. Ang 1 million sa gobyerno. Ayun pala ang gobyerno natin. Wala talagang budget. Mostly, ang mga magnanakaw sa tax, mga billionaire din. May mga utang, mga hindi binayaran ng tax, 6 billion, 10 billion. Pero ang sa Israel, hindi ganun. Faithful sila. So yung bansa nila, ang bilis, no? Walang utang. O ang Amerika, malaki utang yan eh. O, nabaon sa utang na yan. Pero ang Israel, walang utang. Dahil why? Giver ang mga Israelites. At handa silang mamatay mabuhay, dipinsahan lang nila ang bansa nila. Amen. Amen. Kung ganun ang Kristiyano, no? Huh? Ganun ka-giver, at saka handang mamatay mabuhay alang-alang kay Kristo. Eh, nasa Bible yan. For to me, to live is Christ and to die is gain. Memorize. Pero sa actual na buhay, hindi po lahat ay sumunod. Yung experience ng ating beloved Sister Precious, Andres, ayun talaga. Nung pagdating ko sa ospital, sa Aurora, dilaw na yung katawan niya. Lumaki na yung tiyan niya. Kasi nung inopirahan siya sa akin ng appendix, dumumi siya, may matigas yata yung dumi, umiri, gumalaw yung bituka, umakyat sa diaphragm. Ayun, nahirapan na siya huminga. In x-ray, sabi niya, kailangan re-operation dahil malapit na sa baga yung kanyang bituka. At ikamatay na yon. Alam mo, magkamali ang doktor. Pag sinabing ikamatay talaga. Amen. Nahirapan na sa huminga, nakaganon na lang, oxygen. O siniserang ko. Dahil, may karanasan ako, naoperahan din ko sa appendix eh. Pero hindi pumutok yung sa akin, yung sa kanya pumutok. So, nilabas yung mga bituka, hinugasan. Sa akin, hindi na hinugasan, hindi pumutok. Pero, yung mga katabi ko, nung naoperahan ako sa Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro, mayroon akong katabi na dalawang beses na operahan, nagulat ako, nawala. Sana yung katabi ko, patay na. Lahat na naoperahan ng pangalawang beses, patay sila lahat. So pagdating doon, kung sino yung naoperahan ng dalawang beses, mayroon nag-aaway doon. Sabi ko, ang ingay-ingay nila. Sino yung nag-aaway? Yung mga ahinti ng punerarya. Sabi nilang narinig ko, bakit mo kinuha ang address niya eh? Kinausap ko na ang bantay niya kanina. Ako nakauna niyan. So, hindi ako palapin. Sabi ko, kung magtagal ako dito, baka pag-awayan din ako dito. Kasi may nagtanong-tanong na sa akin eh. Anong sakit mo? Anong sakit mo, sir? Hindi ko umimik. Kasi kasunod no, taga saan ka, sir? Grabe pala yung itong mga punerarya, yung mga ahinti. Yan palang trabaho nila, pupunta sila doon sa mga hospital, kung sino yung mga naghihingalo na, kinukuha na yung address. Ang malay ko kung doon kukunin sa nurse.
Nag-nurse, huwag mo nang injection lang yan. sa doctoral counselor eh. Doktor ng military yun ha. Habang nag-gera ang Marang Valley, tapos pagbaba ng helicopter, pagbaba ng mga NPA na mga sugatan, sabi ng mga hinti ng punerarya sa tuwing karaw, Dok, germahan mo na Dok, magpatay. Anong patay? Humihinga pa. NPA yan Dok eh. Alam mo, bubuhay mo pa yan, kalaban ng gobyerno. Sabi ni Dok, Doktor Consilier, ay hindi, kaming mga doktor, sundalo man o NPA, kalaban man ng gobyerno, o kakampi ng gobyerno, basta buhay ang pag-usapan, ililigtas namin yan. Eh kung halimbawa sa 10 sa isang 100 doktor, mayroong isang doktor na mukhang pera. Okay, pipirmahan na niya, o sige patay na yan. Yun pala humihinga pa, di ba? Okay, kung matayimik ka doon. Oh, sabihin natin ha. Hindi naman natin ina-assume, pero malay kung mayroon. No, sabihin sa nurse, mayroon kang 30% sa akin. Delikado. Mas maganda talaga yung aasa ka sa mali Panginoon. Amen. Yan ang tinuro ng mali pastor sa atin, minamahal. Ha? Umasa, sabi ko, ano, Sister Precious, kasi pag magpa-opera, nasa isip ko talaga, hindi na kaya makayanan. Magpa-opera ka ulit. Hindi, blood. Tama yung decision mo, sabi ko. Tama yung decision mo. Yun pala, sabi ng doktor sa labors niya, alam mo, pag mag-operahan ulit, sabihin ko na lang sa inyong totoo, habang operasyon, baka hindi na niya makayanan. Habang kasalukuyan pang mag-opera. Kasi, naka-oxygen na nga siya. Or, after operasyon, 50-50 siya. Uli, umahasan na siya sa Malacan. Nilipat. Tatakot yung ospital, nilipat sa Ilagan. Pagdating sa Ilagan, ayaw talaga niya mag-opera. Pinadalas doon sa Kawayan. Pagdating sa Kawayan, malapit sa pastoral house, halos magkaharap lang. Pinuntahan ko. Yan, so, pastor. Check up ng doktor. Sabi ng doktor, amazing. Yeah. Kusang nag-plaster yung kanyang bituka. Kusang nag-plaster ang bituka. Tapos, ang kanyang lungs, lumiit para daw lungs ng baby. Yun pala yung mahirapan siyang huminga. Pag-check up ng doktor, bumalik sa normal yung lungs niya. Sabi nung kakilala niyang, kasi yung pharmacy siya eh, yung classmate yata, schoolmate niya, nag-aral. Classmate. Sabi niya, alam mo, sa ganong kalagayan na lumiit ang lungs, mayroong mga tendency na bumabalik sa normal, pero it takes years sa aming karanasan sa siyensya. Pero sa'yo, ilang araw lang, tapos sabi mo, pinipre-over, bumalik sa normal. Yeah. Eh, mayroon namang findings ang doktor, bago na naman, wala na yung normal na yung lungs, nag-plaster na yung kanyang bituka, heart enlargement na naman, at saka pneumonia. Sabi ko, ano, Sister Precious, sabi ng doktor, kuya, 3 to 5 days, obserbahan ako. O, anong plano mo? Labas na kami bukas, kuya. Kasi sabi ng doktor, hindi pa rin din sure yung 3 to 5 days. Si Marcos nga daw, mapera, patay. Magaling din yung doktor, eh. Pangkador din eh. Ano ba, Dok? Yung 3 to 5 days, sigurado ba gagaling? Si Marcos nga, mapera, patay. Mag-isip ka na doon, di. Perma. Uy, ang ginawa niya doon sa bahay, nanood siya ng preaching ng mga pastor, palagi. Instead na manood ng medical drama, na yung opera-opera, tutuloy siya na operahan, preaching ng mga pastor pinanood niya. Mga praising songs. Sumasabay sa live, sa main church, sa gawain natin sa Kawayan. Tapos, nag-demand pa rin ng hospital, check up. So, nagpa-check up siya. Negative na lahat. Inoperan pa siya ng doktor na mayroon akong kasamang doktor na ganap ng pharmacist. Kunin ka.
Ewan ko lang, kukukunin niya, eh, mayroon naman siyang trabaho online na sa Amerika. Nasa bahay lang siya, pero ang trabaho niya, nasa Amerika. Malaking hospital sa Amerika, online yung trabaho niya. Imagine nung naka-oxygen siya, sinisira namin. Ang pagbibigay ay susi ng pagpapala. Maya-maya, pinatanggal yung oxygen. May G-cast ka, kuya. Bakit po? I-transfer ko yung aking G-cast. Nasalita na siya. Oo, oh, binigay namin ang number. Ma, cellphone ma. Nagsalita na. Tinipe niya. Maya-maya, oh, sige kuya, na-transfer na. Pag-uwi namin sa pastoral, tinginan ko. 35,000 yung tinransfer niya. Tinransfer niya yung buong ipon niya. Napambayad sana, pambili sana ng gamot, bayad sana sa bill sa hospital. Binigay niya sa Malapinoan. Lahat na sakit niya, pinagaling. So yan ang Malapinoan. Sinusukat yung ating pananampalataya. Amen? Amen. Oh, sa akin lang, sa aking patotoo, sa buhay ko. Since na simula na naglingkod ako sa Malapinoan, no, bilang estudyante, yun ang dahilan na huminto ko sa pag-aaral. Dahil yung natanggap ko na allowance sa Development Bank of the Philippines na 30,000 per semester, eh, hinulog ko eh. Wala na akong bantos yun. O, di na worker na ako. 100% ako nagbibigay. Nag-umpisa ako, tagukas ng plato, no? Taga-tapo ng basura. Kung ano yung kalagayan ko ngayon, mula nung nakilala ko Malapinoan, 100% ako nagbibigay. Ang pinakauna kong binigay na 100%, yung 20 pesos na binigay ng kasama ko sa dati kong sinasamahang sekta. Kasi pupunta ako ng Baguio, wala akong pamasahe, nilalakad ko from Trinidad to Baguio, 6 kilometers yan, patakbo-takbo ako, palakad-lakad, pag may mga tao, pag walang tao, takbo ako para hindi ako malate. Imagine mo yung kalagayan na yan, para makadalo lang ko sa Baguio, from ano, La Trinidad Benguet, 6 kilometers yan eh. Oh. Pagkasunod na gawain, ganun, ang ginawa ko, nanghiram na lang ako sa kasama ko sa kabilang kwarto. Manghiram ako ng 20 kasi 1.50 lang po masahe. Baguio, pabalik, 1.50, 3. Binigyan ako ng 20. Huwag mo nang bayaran yan. Tuwang-tuwa naman ako, mayroon akong ibibigay. Kasi tanggalan ko lang ng 3, may maiwang 17. Oh, bigay ko sa Malapinoan yun. Eh kung tutusin, pwede kong budgetin yun. Pang-overnight, pang-Sunday, para hindi na ako maglakad. Pero hindi, kinuha ko lang yung pamasahe ko ng 3, binigay ko na yung naiwan. Pagkasunod gawain, biglang kumatok sa kwarto. Di ba? Gawain nyo ngayon? Oo. O ito, oh. Binigay ko ng 100. Tungtuo naman ako. Tinanggal ko yung 3, binigay ko yung 97. Pero sabi ko, Malapino, mahirap naman po. Tuwing gawain, kakatukin ako. Pagpalain mo ako, Malapinoan. Sabi ko, pagpalain mo ako. Para mag-share din ako sa kanila, pinagpahala mo ako. Biglang nakasulubo ko yung dati kong amo, kasi working student ako sa kanila dati. Oh, Danny, sabi niya, bakante ka ba na ganitong oras? Opo, ma'am. Ihatid mo na lang yung bulso kong anak sa school kasi nahirapan ako mula nung umalis ka. Ganitong oras, alas 11, bakante na ako, ma'am. Ikaw rin magsundo, ha? Tapos ihatid mo rin ng alauna, sundo mo rin ng alas 4. Kaya? Opo, ma'am. O, dito ka na sa bahay, kakain na umaga, agahan, tanghalian, hapunan. Libre na ako ng pagkain. Breakfast, lunch, dinner. At saka, yung anak ko na nag-aral sa St. Louis University, nahirapan sa algebra, ikaw na rin magturo, bibigyan kita ng monthly allowance. Yeah. Libre ka na ng pagkain, may allowance pa. Nagturo na ako. Hindi man pagtaas, nung nag-graduate ako ng high school, ako yung mathematician of the year. Mayroon na ako alam. Ano bang hindi mo naintindihan? Pakisulat nga. Sulat siya. Pati ako, hindi ako naintindihan.
mahirap pala yung public school at saka private school, no? Sinto University, parang pag-college na yata yung algebra na tinuturo sa kanila. Hindi ko talaga maintindihan. Sabi ko, wala ba kayong example? Mayroon po, tutor. Isulat mo yung example? Sulat niya. Yeah, sulat niya. Hanggang answer. Naintindihan mo yan? Example? Naintindihan po. Sige na, explain mo sa akin. Explain, ganito po yun, ganito po yun. Di natuto ako. Naintindihan ko. Esther na po magturo sa kanya, siya nagturo sa akin. Sabi mo sa ikaw, madali na yan, madali na. Natuto na ako, okay. Pero hindi niya alam na hindi ko naintindihan. So, gumawa na po ng problem. O sige, ansiran mo. O naansiran na niya, kain na lang tayo ito. Naunawaan ko na, hindi kain. Perfect na siya palagi. Pero nung tinawag na ako, sabi ko, wala nang magturo sa'yo. Bakit, doctor? Mag full-time worker na ako. Sinumbong sa mami niya, mami, mami, hindi na lang magturo si tutor sa akin. Pinagalitan ako. Taga Cebu yun eh. Maliit lang siya. Profesor ko sa Pilipino. Si Dr. Victor. Lori Victor, sabi niya. Alam mo, Danny, kumanga ako sa'yo. Dahil nag-working student ka, sinabi mo sa akin, gusto mong matapos sa pag-aaral para ang mama mo at magkapatid mo matulungan mo. Ngayon, dahil sa reliyon na yan, hihinto ka sa pag-aaral? Saan ba ang panambahan nyo? Sabi ko sa Baga Convention Center po, ma'am. Lusubin ko yan. Puntahan ko doon. Lagot na. Sabi, tawa-tawa yung aking estudyante. Ay, ayaw pumayag ni mami. Sabi ko, ganito na lang. Masiro ka ngayon, sabi ko. Ako, masiro, tutor? Oh, masiro ka. Patunay yan na totoo na tawagin ako ng Malapino. Pero huwag kang mag-alala, pag wala na ako, ang Diyos na magturo sa iyo. Umalis! Tinawanan ako. Pagbalik, pagkita namin pagkagabi, tutor, nasiro ako. Ha? Paano ka nasiro? Antok na antok ako, kahit pangalan ko, hindi ko masunod-sunod. Eh, paano ka kamukansir? Antok na antok ka. Anong gagawin ng teacher sa'yo? Bigyan ang daw ko ng special ano exam. Natulog talaga no siya sa classroom. Antok na antok talaga. Kahit isulat yung pangalan niya, hindi talaga masunod-sunod. Antok na yun. Pinatulog siya ng teacher. Nasiro siya. Ah, di ba? Sabi ko sa'yo, kung nagsumbong siya ng sa mami niya, lumabas yung mami niya, sabi. Wala na akong magawa sa'yo. Balak sana ng kasi presidente ng university yung husband niya. Balak sana ng CR mo na pag matapos ka sa pag-aaral, isa ka sa kukunin namin additional instructor dito. Kasi matataas ang grade mo. Makapag-abroad ka pa, doon ka magmasteran. Anong gusto mo? Sa Canada? Sa Switzerland? Kasi agribusiness na doon yung mga bakhan, mga plantation, mga rancho. Doon nagmamasteran ng mga teacher. Libre, gobyerno magastos siya. Sabi ko, ma'am, tawag talaga ng Malapino. Pero nasa isip ko, kung pa-abroadin ako ng eskulahan at maglingkod ako sa Diyos, pa-abroadin din ako ng Malapino. Papuntahin din ko sa ibang bansa. Ayan ang pananampalataya ko eh. Nagkatotoo nga. Nagpunta na ako ng Qatar, Dubai, Singapore, Hong Kong, Macau, Zambia, South Africa, sa pangaral ng ibang hindi. Amen. 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 At hanggang ngayon, 100% pa rin ako ng ibang hindi. Doon namang nawala sa akin, pinagbala ko ng Malapino. Kasi ang akala ko, pag 100% ka nagbibigay, 100% din ang panampalataya. E kung na-assign ako sa Qatar, binilisingan ako ng 5, ano bang pera ng Qatar? Real yata? Real. 500 real. Times 10. 5,000 na yun. Pero 13 ng kwan din eh. Kaya sabihin natin, 5, times 10. 5,000 na yun. Binigay ko. Sunod na gawain, 1,000 real. Binigay ko rin sa Malapino. Eh, dapat, ano na yun? 10,000 na yun. Pagkasunod gawain, ginawang 1,500. Di 15,000 na yun. Wala pang isang oras, nag-prince ako, 1,500 na. 15,000 na yung blessing ko. Pesos. Binigay ko pa rin. Sunod na gawain, ginawang 2,000 real.
Teko, niluluko na yata ako nung nagbibigay nito ha. Sinusubukan na yata ako. Pero hindi pa rin ako natukso. Binigay ko pa rin na naghinip ako. Nag-preach daw ako iba't ibang lahi. Sabi ko daw, if you reach 50% giving your tithes and offering, you reach 100% faith. Nung nabanggit ko yun, biglang bumidlat. Pumasok yung kidlat sa buong yung parang arena. Pagkawala ng kidlat, bawat tao doon, parang may dilang apoy sa ulo. At mayroon ako nakitang 100% na kumikinang doon sa apoy na yun. Sabi ko, hindi pala 100% pagbibigay. 50% pala, maabot mo na yung 100% faith. Teko, wala malapin noon, wala akong verse na yung bang supporting verse. Nakatulog ako, pagtulog ko, parang thunder yung boses. Basahin mo, Genesis 12:3, yung binasa kanina. Pagpapalain ko ang magpala sa iyo, susumpain ko ang susumpa. Pagpapalain ko ang lahat ng mga angkan sa buong daigdig dahil sa iyo. Ayun pala yun. Kasi si Abraham, siya yung unang nagbibigay sa mahal ng Panginoon. Amen. Tapat siya. Madinig mo naman, Abraham, yung anak mo si Isaac, ibigay mo sa akin. Hindi lang pera, no? Hindi lang yung bakahan niya. Isa-isa niyang anak na si Isaac, ibigay mo sa akin yan. 100% yun. Wala naman siyang ibang anak, maliban na yung anak niya kay Hagar, si Ismael, pinalayas na yun eh. Si Isaac, hiningi, 100% yun. Binigay niya lahat yun. Dinala niya, Isaac, saan tayo pa? Punta tayo sa Mount Moriah. Mag-alay tayo sa Diyos. Sama naman si Isaac. Alay. Wala ka namang dala pa na hayop. Anong ialay? God will provide. Pero nasa isip ni Abraham, ikaw ang ialay kung mamaya. Eh kung ikaw si Isaac, anong gagawin mo? Baka sabihin mo na, di mong posisyon natin yung tatay ko. ako pa yung ialay. Nasaan ba tayo ang ialay mo? Eh nandiyan na yung kahoy, nandiyan na lahat. Ikaw anak ang sabi ni Wapin ng alay ko. O anong sabi ni Isaac? Tumakbo ba siya? Sumundo na siya, di ba? Humiga din siya doon. Humiga siya. Kinuha na ni Abraham yung kutsilyo niya. Lord, nandito na. Alay ko na yung anak ko. Huwag mo ituloy. Sabi ng boses. Nasukat ko na ang panampalataya mo. Nakita ko na ang panampalataya mo. Maya-maya, parang mayroong gumagalaw-galaw sa unahan. Nakita nila. Yung usa, yung maraming mga sungay-sungay. Nasabit yung ganyang sungay doon sa puno na kami. Yun na ang inala nila. So God will provide, ha? Amen? Amen. Oh, God will provide. Oh. Katulad yung nangyari kay Sister Precious. Binigay niya po. Gumaling lahat ang sakit niya. Ang Diyos ang nag-provide sa lahat ng mga pil. Ngayon, nagtatrabaho niya sa uli. Sa online niya, trabaho niya. Nasa Amerika. May nag-offer pa sa kanya. Kaya lang may trabaho na siya. No? Papasok siya sa finance choir. Sabi, yun ang pangako ng Malpinoon pag makarecover ako. Magpagamit ako sa iyo bilang finance choir. So, ganun pa totoo. Mahiya ka ba dyan? Ha? Dalhin mo sa Israel? O sabihin ng mga Israel sa'yo, anong mayroon ka? Diyos ko buhay. Amen. No? Ikwento mo sa mga Hudyo, we went to the camp of the Abu Sayyaf, our beloved pastor, and stayed there for 3 months. He fasted for 3 months. Malala nila yun. You pastor is brave man. He's a Jew. So, magkrusada tayo. Pagdating ng panahon na yan, kung magkrusada, yan naman ang pagbabalik na ako pa rin, di ba? Amen? Amen. Kung, sabi ko nga kanina, kung bigyan tayo ng pagkataon magkrusada sa Israel, sama kayo. Kaya nyo mag-portilis?
gabi lang iinom ng isang basong tubig. Di ba yung sa Iraq, sabi mo, Pastor, puputan kita sa Lamusin. Daming gusto sumama nun. Ayaw lang umiisa sa Lamusin eh. Pero sabi naman, Pastor, pag mayroon mang ipalipad na mga missiles, suspended in the air, in Jesus' name. Nagpalipad niya si sa Lamusin ng missiles sa Kuwait. Kuwait ang kalaban niya nun eh. Iraq, Kuwait. Nagulat ang mga Amerikano, nakita nila yung mga bala ng mga missiles. Tumama doon sa Kuwait, pero hindi pumutok. Suspended in the air. Tapos bumagsak, hindi pumutok. Paano nangyari yun? May propeta ng Diyos na nag-declare. O nakalimutan ba natin yun? Ah, kailangan balikan natin yun. Amen. Oh, ang gagawin ni Satanas, huwag ka na mag-isip doon. Away-away na lang kayo. Ganun lang. Trabaho ni Satanas eh. To kill, to steal, and to destroy. Mag-away-away yung Kristiyano. Yan ang trabaho niya. Mag-debate na lang kayo dyan. Huwag ka kayong magligtas sa kaluan. Mag-debate kayo. Sino magaling sa inyo? Pero mga pastor, hindi niya pinapansin yan. Ha? Fasting and prayer. Puri. Magligtas sa kaluan. Magkursada. Tumangis. Manalangin. Pagsirain ka, ipanalangin mo rin. Ha? Pag may nanira sa'yo, panalangin mo, Malupino, yung nanira sa akin. Payamanin mo, Malupino. Payamanin mo. Supplyan mo sa lahat ng pangailangan. O, nakatingin kayo sa akin. Bakit gano'n, brad? Nanira pa nga, tapos ipanalangin pa na. Yayaman. Ano yan? Logi naman tayo yan, brad? Diba sabi ng Biblia, anong sasabihin mo, babalik sa'yo. Amen. Oh. Pag sabi mo, paluin mo, paluin. Ikaw kayo lang papaluin kasi babalik sa'yo. Pag-apagin mo sa hirapan, ikaw kayo lang nagkakapas sa hirapan, babalik sa'yo. Sabihin mo na lang, mahal Pinoon, pagpalain mo, payamanin mo, pagbalik sa'yo. Tumawa kayo, no? Nakuha na nyo, no? Amen. Nakuha na. Pag negative ang prayer mo sa kapwa mo, babalik sa'yo yan. Babalik sa'yo, magugulat ka. Malapinong, ba't hindi mo pinalo? Ako yata pinalo mo eh. Yun ang sinabi mo kasi. Ha? O ano yung sinabi ng dila mo? Yan ang mangyayari sa'yo. Oh, don't think negative. Ha? Pagsirain ka, praise the Lord. At least hindi ka ang naninira. Amen. Ikaw ang sinira, hindi ka ang naninira. Amen. Diba? Oh, salamat Malapinong. Pagpalain mo sila. So marami katuloy na ipag-pray, iisa-isahin mo. Yung mga unang naninira sa'yo, yun ang number one. Lista mo doon. Lista mo. Oh, ito Malapinong. Ingatan mo siya, ilayo sa disgrasya at kapamakan. Huwag mong bigyan ng karamdaman. Amen? Amen? Ayaw na mag-imit. Para ka nang may espiritu ng Palestino niyan o Israeli. Gantihan ngipin sa ngipin. Diba? Kasi pareho naman sila talagang may Diyos eh. Ismael. Hanapin mo yung dictionary. Hanapin mo yung pangalang Ismael. Yung El doon, God yun. Israel. Yung El doon, God yun. Amen. Hindi ba yun alam yun? Yung pangalang Ismael, yung El sa huli, God yun. So sa pangalan pa lang, may God na. Ismael sa mga Arabo yun, di ba? Yung Israel, yung El doon sa loo, sa huli, God yun. Para bang El Shaddai. Ano bang ibig sabihin ng El Shaddai? El is God. Shaddai is Almighty. El Shaddai, God Almighty. O, di ba? Yung El, God. Yun ang sinabi niya, ang malapit na Eli, Eli, Lama Sabachthani. O, ano yun? My God, why hast thou forsaken me? Di ba yung Eli, my God. Oh, Diyos ko, bakit mo ako? O, di ba? Nakuha rin yun, no?
Oh, yung naglaban-laban na Ismael at saka Israel, puro may Diyos yun. Oh, may, puro sila may Diyos. Pangalan pa lang may Diyos na. Pero, yung Espiritu, hindi nagbabago ba? May Diyos nga, pero yung gantihan, oh, patayan, eh sa atin, ang Espiritu ng Diyos sa atin is a God of peace. Everybody say praise the Lord. Jesus, Miracle Crusade International Ministry. Jesus, Yeshua, Yeshua sa Hebrew. Yah is God, Soa is salvation. Ibig sabihin, God our Savior. So, pag banggitin mong Jesus, ibig sabihin, ang Diyos mo ay tagapagligtas mo. At sabi ng Isaiah 9:6, He is the Prince of Peace. Siya ang panggulo ng kapayapaan. Without Jesus, you are nothing. Wala kang kapayapaan. So, yun ang dalhin natin. Dalhin natin. Kailangan ng Diyos si Jesus. Kailangan kayo magbabautismo in the name of Jesus. Filipos 2:10, huling talata, sa pangalan ni Jesus, lahat na tuhod ay lulhod. Maarabo ka man, may Israelite man, Palestino ka, British ka, American, Filipino, Chinese, Russian, Australian, African, all people in different tribes must kneel down before God, and His name is Jesus. Huli yung talata. Dito po sa aklat ng Filipos, chapter 2, verse 10. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod na nanganga sa langit at ang nanga sa ibabaw ng lupa at ang nanga sa ilalim ng lupa. Ayun, pati pa na ilalim ng lupa. Sabi nila yung mga Hamas daw, may mga tunnel. Nandun siya sa ilalim ng lupa. Mamatay na kami dito. Pagsilip nila sa taas, wala na palang building. Pulbo na pala. Anong mangyari nito? Mamatay na kami. Jesus, save us! Ang mga Israelites naman, bumba ng bumba. Makonsensya sila. Ano pang nangyari sa atin? Damay ang mga bata. Damay ang mga matatanda. Jesus! Oh, save us! Amen. Yung mga bansa naman na sa paligid, anong gagawin natin? Kung tutulong tayo, magkagera na buong daigdig nito. Tatawag sila sa pangalan ni Jesus lahat. Everybody say praise the Lord. Huh? Yun ang sinabi ng Bible. Unity of faith. Magkakaisa tayo, hindi sa reliyon. Sa pananampalataya kay Jesus. Jesus is not religion. Amen. Kumisa kasi may division eh. Ay, Pastor po, sis. Pastor po, Christian pa po, Christian po. Ano po kayo? Ikaw po, Jesus po, Christian. Ikaw, ganito po. Ay. Diba? Ganun na kagad. Bakit ka tumalik ko, sis? Eh, hindi ka maligtas, hindi ka Jesus. Record ko sa'yo, eh. Bautis mo po, hindi na Jesus. Ay, basta. Kahit nga Jesus, kuminsan may division pa rin. Amen. Pala yung Jesus, may division pa. And that's the work of Satan. Everybody say praise the Lord. Huh? Pagdating ng Malapinoon, gusto mo mong ma-rapture? Hindi ko na-rapture. Akyat ka sa second floor. Baka pwede pang second. Ano yun? Ha? Yung baka mayroon pang first trip. May baka may last trip. Punta ka sa bubong, Lord! Gusto ko ma-rapture! Hindi. Kasi may puot at galit sa puso mo. Once na may puot at galit sa puso mo at may jealous yan, mayroong, ano, hindi ka na makapagligtas ng kaluluwa. Amen. You are no more effective solo winner.
Hindi ka na soul winner, soul loser ka na. Hindi na winner, loser ka. Kasi hindi ka na makapag-share ng wala na. Tisod na sa'yo yung, tisod na yung kapatiran, yung pa kayo mag-uhan. So, wala na, halang talaga. Pero kung nag-manifest sa'yo ang kapangyarihan ng Diyos, pag-ibig na malapit noon, lalago at lalago. Pagpalain at pagpalain ang mahihipo ng iyong kamay. Amen. Ipatong mong kamay sa may sakit, gagaling. Amen. Through the leading prayers of a beloved pastor. Huwag lang kalimutan kalalayan na may pastor na nalangin sa atin. Amen. 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 Yung mga humihiwalay, nag-independent, we will not judge them, pero we are warning, we want to warning them, wala kayong kaligtasan dyan. Independent? Eh sabi na malapin nun, ipangaraw sa buong mundo. Ay, ayaw ko sa buong mundo, independent ako eh. Ano ba yan? International! Buong mundo ipangaral. Ay, sila na bahala sa international, basta ako, independent ako. Parang yung prodigal son, gusto mag-independent. Kinuha niya yung share niya. Ayaw ko na sumunod sa papa ko. Ako lang magsarili. Naubos. Anong gusto niya kainin? Pagkain ng baboy. So naalala niya, ay, yung pagkain ng mga katulong sa palasyo, masarap. Ito pagkain ng baboy, hindi pa ako binigyan. Oh, balik kayo ako. Sabihin ko sa akin, Ama. Ama, nagsisi na ako sa ginawa ko. Hindi na ako karapat-dapat tawaging anak. Pero yung ama niya, hindi niya alam, nag-aabang pala, hindi natutulog. Kailan kaya babalik ang aking ano? Ganun ang prayer ng malapastor sa mga nawala. Babalik sila lahat. Amen. Tayo naman, hinusgahan, hindi na kayo magabalik. Kawawa naman si malapastor, gabi-gabi na nalangin, babalik sila lahat. Lord, ibalik ko sa lahat. Ang mga membro naman, maniwala ka, babalik. Maniwala ko, totoo yan. Hindi na sisiro yan. Maniwala ka, backslider na yan. Huh. Ang mala pastor, grabing prayer. Amen. Babalik sila lahat. Amen. Yung mga umuusig sa atin, mabuksan ang kanilang isipan. Amen. Umaway tayo sa mala Panginoon. Hallelujah. The Israelites needs salvation. The Palestinians, the Hamas, the Arabs, the Americans, the British, the soldiers, the rebels, they need salvation. They need Jesus. Kailangan nila ang mahal na Panginoon. Tayo ang gagamitin ng malapit. And let us spread love to each and everyone. Ang totoong pag-ibig ay iniibig mo ang hindi umiibig sa iyo. Well, hindi totoong pag-ibig yung iniibig mo lang ang umiibig sa iyo. Kundi ang totoong pag-ibig na nagmumula sa Diyos, iniibig mo ang hindi umiibig sa iyo. Hallelujah. Ito sa natin makamayin yung mga kwesto. Ganyan ang pag-ibig ng ating mga kwesto. The Spirit of God manifested to our beloved pastor kung paano tayo umiibig. Imagine, hindi niya kadugo ang mga busayaf. Hanggang nahuli si robot, binigyan naman pastor ng wheelchair, umiyak. Sa pinakita na kabutihan, tinanggap niyang malapinon. Tumawag si robot sa akin, Danny boy, I am now Christian. I already accepted Jesus Christ as my Lord and Savior. Kapatiran mo na ako. Kahit hindi siya nabautismuhan. And I believe
ng kaluluwa ni Robert ay nasa langit. Bago ni Ray ang jail at nirat-rat sila doon lahat, tinanggap na niya ang mahal ng Panginoon. May nakasakay ako sa barko, isang Abu Sayyaf, nakilala ko. Sabi niya, alam mo, Danny Boy, tama ang sinabi ng inyong pastor. Kailangan ng bawat isang espiritu ng Diyos manahan sa puso. Kaming mga Muslim, meron kaming redo. Muslim sa Muslim, nag-uukusan kami ng lahi. Pero narinig namin ang sinabi ng inyong pastor na kailangan ng espiritu ng Diyos sa puso ng bawat isa. Nabuksan ang aming isipan. Tama nga ang sinabi ni Walid. Our beloved pastor became preacher of the Muslim. Kahit sa Saudi Arabia, sa Middle East, pag makita yung ating gawain, inuuna nila, ginagalang ng mga Muslim doon. Muntik akong mahuli sa Qatar. But when I mention our beloved pastor who entered the camp of the Abu Sayyaf, anong sabi ng police, yung mutawa? Do not disturb them. They are different. They are different. Grabe. Nanginginig siya sa presensya ng mahal ng Panginoon. Siya na mismo nag-explain sa mga kapulisan na sumunod sa kanya. No. They are different. Do not disturb them. We are different. We are different from other Christians because our God is a merciful God. A loving God and a miracles God. Hallelujah. Tawitan natin yung mga Pinoon, minumakal. Sa aming nabi. Hallelujah. Sa
gusto sa'yo. Kaya kailangan isang puso itinitipong na ika'y marahala. Nagkukuri, pagkukuri sa'yo lamang, Jesus. Isang puso ang tapat na sa'yo. Jesus Christ. Yan ang dala ng mensahe ng ating beloved and honorable evangelist pastor Reyes Ahmed, the end time prophet of our loving God. Receive Jesus Christ as your Lord and Savior and receive water baptism in the name of Jesus. Just follow this prayer, our beloved viewers. Hallelujah. Hallelujah, there's Heavenly Father. Hallelujah, forgive all my sins and trespasses, O God. Lord Jesus, I repented all my sins. Forgive me of all my trespasses and wrongdoings and all my sins. I accept thee as my Lord and Savior.
enter into my heart. Write my name in the book of life, Lord Jesus. Hallelujah. Save me and all my loved ones. In Jesus' name I pray. Amen. Let's say, Father, Lord Jesus, Lord, in the prayers of my pastor, forgive those who accepted his Lord and Savior. Forgive the sins of God. Heal their sickness and diseases. Hallowed write them in the book of life. Make them a real Christian. Save them and all their loved ones. In Jesus' name, I pray. Amen. Ilagay yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa pati ng katawan na may karamdaman. If you have sickness, like heart disease, diabetes, high blood cancer, we will rebuke that sickness in the name of Jesus. Hallelujah. There is every Father in the name of Jesus. Hallelujah. Through the living prayers of our beloved Holy Evangelist Pastor, Willis Maida, your intimate prophet of God, and the prayers of the whole family of glory, Pastor, the beloved children, children, local, grandchildren. Hallelujah. We pray in God. Hallelujah. Hallelujah. Forgive all our trespasses and sins of God. Hallelujah. Heal those who suffer sickness and disease and miracles, healing of God. Nothing is impossible for you. In Jesus' name, demons of incurable sickness and diseases, cancer. Looking at even our devices, problems of different doubts, heart, height of diabetes, blindness, short castles, Jesus, the special child, demons of terrorism is out, hallelujah, communism, hallelujah, poverty is out, drug addiction, homosexuality is out, is out, in the name of Jesus, demons of hatred is out, and different doubts, hallelujah, hallelujah, in Jesus' name, Jesus. Amen. Praise Lord, hallelujah. Itaas po natin makamayong mahal. Let us jump 3 times and shout, hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah! 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 Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. At ibigay ko na po ang pagkataon sa ating pong brother Ricky Pagitan para po sa ating pagkataon.